wow, meron na akong PIN. So, ano kaya ibig sabihin ng PIN? So, sa lahat ng mga na-monetize at hindi pa na-monetize, panoorin niyo itong video na to para magkaroon kayo ng idea kung anong ibig sabihin ng PIN at paano ba ang PIN processing nito. Hi guys, welcome to my YouTube channel. This is Songback again. So, ngayon guys, si Songback is magbibigay ng panibagong additional information and additional idea. So, ang magiging topic natin is regarding sa PIN. So, alam ko naman na lahat ng mga na-monetize at mga hindi pa na-monetize, panoorin nito para sa ganun is makakaroon kayo ng idea guys pag once na kayo ay na-monetize na. Sa lahat ng mga na-monetize, alam naman natin na marami kayong mga tanong sa inyong isipan. So, unang-una sa lahat is kapag na-monetize tayo, alam naman natin lahat o karamihan sa inyo hindi pa siguro nakakaalam ito sa mga bagong na-monetize pa lang. So, tayo mga na-monetize guys kasi kailangan natin or required talaga na bunuin natin yung dalawang threshold. So, yung two threshold na yun kasi guys is kailangan natin kuhanin. So, yung unang threshold na bubunuin natin, which is yung $10. So, yung $10 na yun is yung PIN na tinatawag. Pangalawang threshold na kailangan natin bunuin ay yung tinatawag na $100 bago tayo makasahod kay Google AdSense. So, I just want to remind, ang magpapasahod sa mga na-monetize na ay si Google AdSense ay hindi na si YouTube. So, ngayon guys, ang magiging topic natin today is ang PIN processing. So, ano bang ibig sabihin ng PIN? What's PIN? So, ngayon guys, ang PIN kasi guys requires to verify our address before niya isi-send AdSense, isiguraduhin niya o ikailangan niyang i-verify ng mabuti kung yung address ba na isinubmit natin sa kanya before is tama bago niya ipapadala yung ating sahod. Pangalawa guys, pag once na-verify na ni Google AdSense or ni Google ang ating address is tama, ipapadala ni Google yung ating PIN by sending by the postal. Guys, kapag once na-verify na at nakuha nyo na o na-receive nyo na ang inyong PIN, automatic kailangan nyong i-enter ang inyong PIN number dun sa envelope na ipapadala ni Google. Alam ko naman siguro guys, marami kayong mga tanong. Ano ba ang dapat ninyong gawin? Marami sa atin talaga na nagtatanong, napakaraming tanong na pwede natin tanungin. Pero walang nakakasagot, walang idea. Pwedeng mga tanong natin is, when will my PIN arrive? Yun. Pwede din may mga tanong tayo na, when do I need to enter my PIN? May ganung tanong. At meron ding mga tanong na, where can I enter my PIN? Meron ding mga tanong na, what if my PIN doesn't arrive? At meron din tanong guys na, what if my address is wrong? So ngayon guys, si Songback, sasagutin niya lahat ng mga tanong na nasa isip ninyo. Panoorin niyo lang ito until end at marami kayong matutunan sa ibibigay na information ni Songback sa inyo. Before that, don't forget to subscribe to the channel, press the bell notification para ma-update kayo sa upload ni Songback, and don't forget to thumbs up my huge thumbs up. Once you receive this PIN, you'll then need to enter it within your AdSense account. If you enter the PIN correctly, your account will be verified, and when will my PIN arrive? We'll print and send your PIN by standard mail several days after your account balance reaches the verification threshold for the first time. You can check the verification thresholds in the link we've included in the description box. For US dollar, the threshold is 10 US dollars. For Hong Kong dollar, the threshold is 100 Hong Kong dollars. PINs are usually sent from abroad. They typically arrive within 2 to 4 weeks, but may take longer, depending on the postal service in your country. When do I need to enter my PIN? You'll have 4 months from the date your first PIN is generated to enter it in your account. If you haven't entered it after 4 months, ads will stop showing on your pages.
Where can I enter my PIN? When you receive your PIN, enter it in the account information page of your Adsense account. What if my PIN doesn't arrive? It's possible that your PIN could fail to reach you, depending on the postal service. If you don't receive your PIN after 4 weeks, you can request a replacement PIN. What if my address is wrong? Before requesting a new PIN, make sure that the payment address in your Adsense account is accurate. If there's any errors in your address, or if you've moved to a new address, you will need to change the payment address within your account. Follow the instructions that we've linked in the description box of this video. Naliwanagan na ba kayo sa piniliwanag ni Songback at binahagi ni Songback sa inyo yung tamang pagpa-process ng ating PIN? Sana naman guys, nasagot lahat ng mga tanong ninyo, lahat ng mga sinabi ko sa inyo, at nagkaroon kayo ng idea. So thank you so much, and sa lahat naman pa na subscribe sa ating channel, don't forget to subscribe, don't forget to press the bell notification, and give me a big huge thumbs up. Thank you guys, God bless you, and see you all the time.